guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, magagala na naman tayo. Pupunta kami ngayon ng mall. Kasama ko nga yung kapatid ko at si Kuya Jindian. Ayan, pupunta nga kami ngayon sa bus station para sumakay ng bus. Bigla ang gala lang to dahil ngayon lang ulit kasi nakapunta yung kapatid ko dito sa amin. Kaya ayan, pupunta kami ngayon ng mall. Then kakain na rin kami ng ramen dahil medyo cloudy nga ngayon na perfect naman sa panahon ngayon. Yay! Then yan, after 5 minutes of waiting, nakasakay na rin kami ng bus. Ito nga si ate yan, saka yung kapatid ko, magkatabi sila. Nandito naman sa tabi ko, yung batang hindi pwedeng mahiwalay sa mama. Ito nga si Cody-kun. Yay! Then ayan, after 10 minutes ng biyahe, nandito na rin kami ngayon sa station. Maglalakad nga kami ngayon papunta sa ramen house para kumain. Finally, nandito na nga kami sa loob ng ramen house. Paborito talaga namin kumain dito dahil masarap nga yung ramen nila. Pati na rin yung gyoza at shahan nila. Masarap talaga. Then ayan, after 5 minutes of waiting, nandito na rin yung ramen namin. O diba, ang laki, talaga naman mabubusog ka. Hindi nga rin sinukuan ni Koji, talagang gusto rin ni Koji yung ramen dito. Kain po tayo, itadakimasu! Then ayan, after nga namin kumain, pumunta na kami sa train station dahil sasakay kami ng train papunta sa mall. Dito sa Japan, normal yung mga sign sa kanila na ganyan, na kailangan dito ka lang, mas papunta sa taas at sa kabila naman papunta sa baba dahil nakakaya kapag hindi mo to sinunod, pagtitinginan ka talaga ng mga Japanese. Ikaw talaga yung mahihiya kapag hindi ka sumunod sa line nila. Kaya every time naman mga ganun, talagang sumusunod kami sa line nila. At talagang hindi kami sumisingit dahil alam mo naman, hindi natin pwedeng ipakita yung ugali nating Pilipino dito. Dahil alam naman natin, karamihan sa Japanese ay talagang disiplinado. Kaya kailangan natin galangin yung mga do and don'ts na meron sila dito. Na biyahe. Ayan, nakababa na rin kami ng train. Palabas na kami ngayon ng train station. Then ayan, may mga araw na naman. Syempre, kailangan natin sundin yan. Kaya ayan, pababa na nga kami. Finally, nandito na rin kami sa mall. Malaki kasi yung mall na to, kaya dinayo talaga namin. Merong mall kasi na malapit sa amin, kaya lang medyo maliit lang siya. Hindi kagaya nito na talagang malaki siya at maraming malilibutan.
Kaya let's go, window shopping tayo. Pagpasok nga namin ng mall, may batang naglalambing. Kaya ayan, dumiretso kami ng Starbucks dahil gusto doon ang bata na to ng Starbucks. Kaya ayan, nakapila na kami para order. Then ayan, nakuha na nga rin namin yung order namin. May bata na naman na masaya. Makabili ng drinks. Ayan, naglakad-lakad na rin kami para mag-window shopping. Doon may nakita nga kaming playground. Gusto doon maglaro ni Ate Lynn at ni Koji. Kaya ayan, maglalaro sila. After nga namin makabili ng kailangan sa loob ng mall, nakita ko to sa labas, meron silang Takahashi na malapit dito. Kaya ayan, papunta kami ngayon sa Takahashi. So tara, let's go! So ayan, nandito na nga kami. Sa labas pa lang, marketing na agad. O diba, everyday low price. Legit naman kasi talaga na mura dito, compare sa mall. Same quality lang din naman sa mall, kaya gusto ko talaga na nagsha-shopping dito dahil maraming ang mabibili at mapagpipilian na damit. Marami din Pilipino na namimili dito sa Takahashi. Syempre, doon tayo sa mura, o diba? Ito na nga yung namain ko para kay Ate Yen. Gusto niya kasi talaga si LOL, kaya ayan, imamain ko na to para sa kanya. Next naman, nahanapan ko si Koji. Ayan, sa sobrang dami nga na pagbibilian, hindi na naman ako makapili dahil sobrang ganda talaga ng mga design.
Ganyan nakakuha na nga ako ng mga para sa kanila at para na rin sa akin, kaya ito nakapila na ako para magbayad. After ko nga magbayad, lumabas na rin kami para makauwi na rin kami dahil medyo magkagabi na. Kaya ayan, palabas na kami ng Takahashi. Doon ayan, papunta na nga kami ng bus station para sumakay na rin ng bus pauwi dahil medyo nagdidilim na rin. Kaya ayan, naghintay na kami ngayon ng bus para makauwi na rin kami. After 30 minutes ng biyahe, finally nandito na rin kami sa bahay namin. Nabuo na naman yung araw namin ng puro gala. Yun lang naman for today's video. Thank you for watching! Don't forget to like, share, and subscribe! Bye-bye!